fake achievements at fake scholarships? Ito ang usap-usapan ngayon sa social media tungkol sa instant viral student na sinabing na-admit sa 30 international universities na si Julian Martir. Matapos umingay ngayon na di umano, fake news lang ito. Makaraang linggo, matatanda ang lumabas sa maraming major at minor digital websites at TV news program sa bansa ang 20-anyos na senior high school graduate na natanggap umano sa mga prestihiyosong universidad sa United States at United Kingdom na mayroong scholarship na nagkakahalaga ng 106 million pesos. Ito ay ayon sa viral post ng estudyante at base sa mga interviews sa kanya. Ilan nga sa mga universities na di umano nagpadala ng admission letters ay ang University of Connecticut, Ohio Wesleyan University, Clarkson University, Xavier University, at University of Massachusetts. Marami nga ang na-inspired at humanga sa napakalaking achievements na ito ng umano'y anak ng tindera at tricycle driver. Subalit tila biglang nagbago ang kwento nito matapos maging questionable sa publiko ang naging sagot niya sa isang online interview ng News 5, kung saan na itanong ng reporter kung bakit double course sa mathematics at science umano ang napili niyang kurso. Ayon sa sagot ni Julian, "I want to be a quantum scientist po kasi makikita mo yan sa mga Avengers po. Gusto kong i-build yung biomechanics prototype po para magagamit ko siya sa glasses po na pwede tayong makakommunicate sa mga animals po. Kasi yung glasses na yan, parang in-advance ko yung technology. Parang yung tinatawag natin na supercomputers po." Tugon nito, dito na nagduda ang mga netizen sa paraan umano ng pagsagot ni Julian. Naglabasa na rin ang mga espekulasyong di umano, walang katotohanan at pineke niya lamang ito. Dahil sa dumarami na ang nagdududa sa estudyante at tila too good to be true nga umano ang post niya sa social media, kaya naman kinuha na ang panig ng dati nitong paaralan. Ayon sa interview ng DZRH sa assistant principal ng Negros Occidental High School, wala umano silang hawak na katibayan o ebidensya para suportahan ang claims ni Julian, kaya't hindi umano nila ito kukumpirmahin. Hindi kami magko-confirm. Kapag may nagtanong tungkol sa kanyang scholarship offers, parang sabi namin hindi namin pwedeng i-verify, i-confirm kasi wala naman kaming hinahawakang papel. Hanggat wala kaming hinahawakang dokumento na magpapatunay, again, hindi kami magko-confirm. But then, kung meron mang totoo doon sa mga nabanggit, we'll be happy for him na makita namin ang estudyante namin ay nagsasucceed. Ang tanging makukumpirma lang daw nila ay ang naging performance nito noong nag-aaral pa siya sa kanilang paaralan. Hindi naman siya valedictorian, pero mataas naman ang grado niya kasi nakakatanggap naman siya ng honor. Pasok siya sa grade bracket ng with honors, with high honors. Masasabi natin na matalino naman siya. Julian is a diligent student. Nagsasubmit siya ng mga output, kaya mataas ang kanyang grado. Pero as to his claims na mga scholarship grants at mga offers na yan, kung totoo man iyan, we'll be happy for him. Pero we are still verifying the fact ng mga claims niya. Gumagawa na umano ng paraan ngayon ang paaralan sa pamamagitan ng pagpapadala ng letters sa mga prestihiyosong universidad na flinex ni Julian sa kanyang online post. Ngunit ngayon ay wala pa umano silang natatanggap na reply. Sa kasalukuyan ay hindi na mahagilap pa ang naturang viral post ng binata, maging ang mismong social media account nito. Burado na rin sa ilang mga major media outlets ang kanilang news articles tungkol sa istorya ni Julian. Gayunpaman, wala pa namang inilalabas na official statement ang viral student tungkol sa buong katotohanan ng mga alegasyong ito. Totoo nga ba o fake news lang? Ano ang opinyon mo tungkol dito? At kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa PH Headlines at i-click ang notification bell button.